And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo pumuli ang magpala. Nasa sa mga tatay namin, Panginoon, we pray na matutunan namin ang message ngayon na maganda po yung bawat isa, especially magsimula sa tatay, Panginoon, na kami po ay dapat na manalig sa inyo, Panginoon, magtiwala. At lahat ng bagay sa inyo namin kukuha ng mga blessing, Panginoon, especially wisdom, kalakasan din sa mga panahon, Panginoon, na kami po ay hirap. Hindi na anong gagawin, or even worse, Panginoon, may mga problema kami. So I pray na, especially mga tatay, manguna sa pananampalataya, bitbitin na yung anak namin, sila po yung magtiwala din sa inyo, Panginoon. Kupalain niyo po mga message ngayong hapon, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, mga kapuna po. Again, title po natin is Faith of Our Father. O, singular po yan, kasi nga, tinutukoy natin si Abraham. Pwede rin ng Panginoon. And then, ang subtitle natin is, na ipasok ko dito yung kanina. Ba yan? Yan, very good. So, subtitle pa natin, Be Fathers of the Faith. So, kasi yung iba, sabi nga nila, may kilala kasing gawin gano'n. Alam mo na, alam nyo na rin yung mga kabataan yan, di ba? Alam nyo na yung inanakan lang. Pangit pakinggan. Pero yun ang nangyayari talaga eh. Inanakan lang, tatay mo ako, tapos pinabayaan na. Ang pangit. So ngayon, maganda, yan, may establish tayong pamilya, di ba? Tapos lahat dapat at maganda sa pananampalataya din. Kasi iba naman, tatay din, magaling nga, ibang tatay. Provide lahat ng pangailangan, physically, mga alam mo na, pagkain. Pero spiritual naman, doon naman nagkulang. Ang bata po, ang tao, hindi tayo baboy na patabain, tapos mamatay, o baka, o halaman. Hindi naman tayo ganun eh. Spiritual beings tayo. So, pag tayo walang kinakain, spiritual, anong klase ka? Diba, parang malnourished naman. No? So kaya ngayon, nag-usap kami kanina sa sakin nga, daing bakla, daing mga bakla, dumadami mga bakla. Ganun po yung spiritually dark ang lugar pag walang salita ng Diyos. Katulad na nangyari sa Israel. Okay? So pag ang mga tao, mga leader, mga tatay, inaglalaban para ng palataya sa Diyos, nagiging maayos po ang una yung mga pamilya nila, yung community nila, hanggang yung bansa nila. Ganun po yan. Kaya nga, pag i-research mo po yung mga bakla, kung saan marami yan, madalas is sa mga mayaman munang bansa. And then, pag may bakla na dyan, nakakalat na yan. Hawa-hawa na lang yan. Eh, sa time natin, ando sila pa sa place na, naman, marami nakakita, marami sila na-influence. Sa Hollywood, sa TV. So imagine nyo na lang, kahit abnormal yan, hindi yan tama, hindi maganda yan. Pag spiritually dark nga, no, wala masyado nag-preach sa salita ng Diyos, sa lugar, nasaan yung mga taong yan, automatic yan, biktima yung mga yan. Amen? Kaya, matay na punta doon ngayon, yung mga tatay po ay may tungkulin po tayo sa ating pamilya at sa komunidad natin. So again, masayin ko lang introduction natin kanina ulit, no, yung message natin before. A father of the fatherless, i-pattern natin mga tatay, ating sarili, sa Diyos mismo. Siya ay matapang, hindi niya tinotolerate yung wickedness. Ganyan po pala ang style niya na, mga bata, tsaka mga tatay, tsaka nanay, tsaka magiging tatay, magiging nanay. Paano mo daw magiging matino yung anak mo? Sigurado ba yun pag dinidisiplina mo, titino agad, sigurado ba yun? So, sabing, oo, lahat umiiling eh. Anyway, tama yan. Pero hindi, dapat tinuhuyan kasi inidisiplina mo eh. Pero sabi nila, dapat, at nasa Bible din naman yun. Okay? Sayin natin. Kasi minsan, dinidisiplina natin, kaso, minsan, huli na. Mga tulad yan, hindi ko makita. Chasen ba yun o...
Yan. Okay, basa. Ready, go. He that spareth his rod, hateth his son, but he that loveth him, chasteneth him because. Hindi lumabas, no? So, yun nga. Ibig sabihin, pag hindi mo daw pinapalo yung anak mo, hindi mo siya mahal. Parang, ano, no? Oxymoron. Pero yun ang totoo. Yung sabi ng Bible, pag kinonsinti mo yan, nagmumura na, okay lang, tamad-tamad, okay lang. Eh, mahal ko kasi, ayokong paluin. Sabi sa Bible, baliktad. Dapat disiplinahin mo para maging maayos siyang tao, the future, hindi siya mahirapan sa buhay. Yan ang mas mahal mo, di ba? Pag mahal mo, gawin mong matalino, spiritual. At pag sinabing betimes yan, nasa oras, tamang oras, or maaga, yan ang ibig sabihin yan, betimes. So, ngayon pa lang siya nagkakaroon, nakikita mo, nagkakaroon ng sungay, sabi nga nila, isisinungaling na, doon muna, parusahan agad, paluhin mo agad, hindi yung hintayin mo muna. Amen? Ngayon, yung iba, sobra naman, sabi nila, kahit baby, pinapalo. Hindi ako niniwala doon, at least sa mga 5 years old, above. Amen? Ako sila, napalo ko naman pa si Aiden, mga 3 years old. Kasi mga simple, kasi matalino yung bata, eh. Hindi sumusunod ba? Alam niyo na mali, gagawin pa rin. So, pag gano'n, pinapalo na yun. Ngayon, huwag masyado malalay lang. So, ba tayo napunta dyan? Kasi, does not tolerate the wickedness, makes the right glad. Tama ba to? Makes the right glad. Ibig sabihin, pag tama naman yung anak mo, purihin mo naman. Sabi rin sa 7 yan. Sa 5, rewards accordingly. Number 4, holy and separate. Mga tatay, ha? Bukod sa Diyos, gayahin natin. Na mga tatay, alam mo naman, ikaw yung magsisita, ikaw yung magkokorek sa mga anak mo. Eh lang, ano mo, ikaw pa yung makikitaan ng anak, huwag kasi nungaling, ha? Ayun, dyan yung Bombay. Sabi mo, wala ako dito. Matutabi yung bata. Sinungaling yung tatay, di ba? So, wag na wag. Lahat ng alam mo na, ay, huwag kang go-boyfriend ng ano. Ikaw, ano, isa lang, ha? Stick to ang alam. O tayo, ba't ikaw meron? Ang hirap nun. Huwag kang mag-isinungaling. Ano pa? Huwag kang mag-iinom, ha? Bili mo nga ako ng beer. So, kaya ang hirap maging tatay, pero ikaw talaga yung ano eh. Mahirap mag-lead, I mean. Pag hindi ka nakikitaan na kagalang-galang ka, ang hirap mong galangin. Amen? Then, leader ka. Ibig sabihin talaga ikaw yung mag-lead. Hatakin mo sila. At hindi mo pwedeng hatakin na pagkasi laki na ni Rain yan. Ang hirap. Diba? Laki na yan eh. So, ibig sabihin ng lead yan, ikaw yung magpakita ng example na maganda. At pasunurin mo. Okay? And then, His word matters to the people. Ang salita ng Diyos ay kinagalang. Diba? Kasi yung Diyos ay kagagalang-galang. Ganun ka rin bilang tatay, para pakinggan ka, ayusin mo yung sarili mong buhay. Amen? Then, He brings about salvation. Of course, ang Diyos ang tagapagligtas. So, kaya yung tatay, tagapagligtas ng kanyang pamilya. Ikaw yung provide na pangailangan nila. Huwag mong gutumin yung anak mo, asawa mo. Ano yan? Makakita ng ano yan? Multo yan. Kaya makakita ng ano yan? Maggutom yan. Baka, pagsaing mo nga ako dyan. Pag ganyan mo, tigas ano ba to? Buhangin. Ba't? Binigay ka ba? Ang ganyan yan eh. And then, yung last year, si Abraham, si Adam, Jacob, mga halimbawa po na ginawa nilang maganda bilang tatay. So, kaninang umaga po, pinag-aralan natin, anong itsura, anong characteristics ng isang tatay na nananampalataya sa Diyos? As siya'y tatay, tapos nananampalataya siya, kailangan natin gayahin. So, number one, they produce as much children or they provide for the family. The number 2, ang glory nila ay yung kanilang mga anak. Okay? So, nasa isip natin yung ating mga anak. Kaya tayo nag-isikap, isipag. Kasi anak natin, gusto natin maging maayos. Hindi magutom. Though si Peter po, tsaka si Aiden, payat yan eh. Pero, sila yung ayaw kumain eh. Okay. Eh, ganyan din naman kami. Lahi namin yan eh. Dati-dati, mapayat din yan. But still, provide natin yung pangailangan. I mean, pag matalino sila, dun tayo masaya. Ganun po yan.
pag maayos yung anak natin, masaya kami. Yun na yun. Sabi nga ni Kuya, ano kanina, gusto lang yung maayos yung mga anak niya. Yun na yun. Yung tayo maging mayaman, mabilis. Pero, naglilingkod ka sa Diyos, okay na okay. Amen? Amen. Bala ni Richie. Uy. The last is yung impute righteousness. Magkabay, ikaw magtuturo sa mga anak mo. Amen? At paboran mo sa pagdating sa ganyan. Turuan mo sila ng righteousness. Obviously, ikaw dapat yung maging righteous muna bilang tatay. Amen? Ganun yun. Ang hirap magturo. Alam nyo naman siguro, pag nakakita ka ng yun yan, ang binanggit ko kanina, ang hirap silang turuan pag ikaw mismo ay hindi ka naman maayos. But this time, last 3 points tayo. Verse 7, sabi doon, ay, kinukuha lang natin yung points natin dito, pero ito po ay iba po ang exactly ano nito, pero ang meaning ng chapter, kinakail naman natin. So, binasa natin kanina sa Galatians 3, malinaw po doon si, di ba, si Abraham, anak niya tayo, yung tayo nanampalataya kay Kristo, kay Jesus. So, sa pananampalataya. May sabi dyan, saying, blessed are they whose iniquities are forgiven. So, ang blessing po, maraming form yan eh. Diba, yun nga, pag pinapakain ka, oy, blessing. Ano pa, tinulungan ko, oy, blessing din. Eh, lalo na, eh, lahat tayo makasalanan. O, paano yan? So, di ka napatawaran ng tatay mo, ang hirap nun. So, isa sa mga blessing na dapat nating makamta, no, sa ating tatay, at pagtayo na yung tatay, yung mercy and forgiveness can be expected. Yung ating point, no? Dapat may takot sa iyo yung anak mo na pag gumawa sila ng mali, takot sila kasi banggitin lang ni nanay, wala, yari ka ay tatay. Diba? Dapat ganun. Hindi yung wala kang takot. Pero, maganda niyan, may balance yan. Dapat ina-expect din niya na papatawarin mo siya. Hindi naman yung sobrang takot sa iyo na ayaw ka ng, ano, di ba, ayaw na umuwi, di ba? Huwag naman ganun. May problema din pag ganun. Pag yung anak nyo, eh, wala, hindi naman patawarin ng tatay. Pangit naman yun. Amen? Kaya, yan, isa sa mga, ano, na mga godly father, mercy and forgiveness can be expected. Okay? Paano nga, pastor, eh, ano ba, papaluin, gano'ng kalakas? Kaya kami minsan, usapan kami. Pag tinawag ka isang beses, hindi ka sumunod, parang tumataas yung ano nun. Eh, meron kami range ng 1 to 10. Okay, pag grabe, nagkasala ka, may kasalanan sila, or sorry, fault. Okay, basta may ginawang mali. So, may palo yun. Pero minsan, dinidelay mo nga eh. O, basta kanina, ganyan ka. O, sige, meron kang ano. Wala, tinatali ko na sa utak ko yun. May palo to eh. So, mamaya-maya na naman, hindi na naman sumunod. Oh, dagdagan mo pa. Ah, ganyan, diba? Binawarningan mo muna. Eh, paano pag nagsinungaling pa? Ay, nako, number ano na yan? Number 7 na yan. Pag number 7, mapapasigaw ka na nun. So, yun. Gusto ko sabihin, mahal natin yung mga anak natin, pero kailangan din disiplinahin. So, ikaw ngayon yung ano talaga, mag-iisip kahit po sa kahit saan eh, sa company, ganyan. So, kung alam niyo yun, di ba? So, sa amin kasi talaga napaka-elaborate eh. Nari, ano ka? Like and late. So, meron kaming computation nun eh. Babawasan ang sweldo mo. Siyempre, ayaw mo nang malate, di ba? Ang problema, parang lagi kang 5 minutes late, parang magaan pag ano lang, 5 minutes lang ng oras mo. Kunwari, ang oras mo is, nari lang, 1,000. Isang oras. Kaya pag na-late ka ng 1 minuto, ilan yon? Magkano yon? 90. Ang bilis ah. 900 agad. 60 pesos na agad yon. 1 minuto. Ay, magaling ba dito sa mat? Basta yun na yon. Ah, yun na yon. Kaya ang ginagawa sa amin dati, grabe naman eh. Ang ginawa nila, pag na-late ka ng 1 minuto, ang bawas mo sa sweldo, 15 minutes na agad. Parang madaling computer eh, pinahirapan nyo naman yung HR. Oh, ganun ang ano nun eh. Pag na-late ka ng 1 minute, equivalent sa 15 minutes ka nang na-late. Yun ang babawas sa'yo.
pag lumagpas ka ng 5 minutes, isang oras na. Ang tindi, di ba? Kaya kasi hindi na-discourage kang malate. Ganun yun. Nakikinig ba, mga bata? Eh, pag lumagpas ka na ng, ano yun natin? 5 minutes pa lang, no? 15 minutes. Pag lumagpas ka na ng isang oras, half day ka na nun. 4 hours na yung babawa sa'yo. Kaya iba naman, na sinobahan din, pag late na ako, half day na ako. So, pangit din, di ba? Huwag yung sinasabi ito. Kasi nga, ang hirap i-manage ng mga bata rin minsan. Iba-iba ng utak. Pero kailangan mong gawin yun. Pag hindi, wala kang sistema, nasabihin ng anak mo, unfair ka naman. Iba naman, pag hindi ka na talaga namamalo, anong sabihin? Eh, wala ito kay tatay. Sunugin kaya ating bahay, no? Anong gano'n, wala na. Kasi siya, loko-loko din naman eh. Ang hirap ng gano'n, di ba? So kaya, kailangan i-balance natin yung discipline, yung pag-ibig, and then, syempre, dapat out of the question yung, ano, tawag doon, lagi ang sinasabi sa soul winning, yung i-reject mo na siya. Hindi na kinakanak! Ngayon, yung mga katulad nun, yung mga nag, ano na, alam mo na, yung, ano yun, nagtahanan na. Wala na yun, kasi parang ka na rin umalis eh. So, I think at that point, okay na yun. Kaya huwag kayo mag-atahanan na. Oh, kasi parang binastos mo na yung magulang mo eh. Gusto mo, ayaw mo na dun sa kanila. May sarili ka ng ano. So, ang hirap, napakahirap. Pero hanggat hindi ka walang ganun, hindi umaabot sa ganun, eh, expected sa'yo magpatawad. Amen? Pero may palo din yun. Ang hirap maging tatay din, no? Ang hirap maging anak, eh. Mahirap din maging tatay. Biro yung pinapakain mo na, bastusin ka pa. Kaya sa amin, ganun ang rule dito, pag medyo ayaw sumunod, may ano yan, may parusa yan, na magmakulit talaga, ayaw sumunod. Parang gusto niya, siya yung mausunod. Diba? Nagkakwento si Bud, ganun din eh. Hindi si Bud, ha? Nakilala kami nga na. Pinalabas siya ng, oh, sige, ayaw mo dito. Sige, doon ka na, sa labas. Pagkatapos nun, tumino. Kasi nga, naisip-isip niya, oh nga, ba't lang daw susunod dito eh? Siya nga yung tatay eh. Iyak siya sa labas ng bahay. So minsan, huwag yun ang pabutin sa ganun. Amen, mga bata. Kaya pinagpala daw yung napatawad. Amen? Tandaan niyo, kung ligtas kayo, dapat alam na nga natin yan. Amen? Amen. Pinatawad ka, dapat sa impyerno ka eh. Oh, tapos ngayon, sa langit ka na, tapos wala lang. Hindi ka makatend ng church man lang. Late-late pa. Hindi mo basa yung Bible. Pakiusapan ka pa. Binasa mo na yung Bible. Pwede mo. Usahin mo naman yung Bible. Basta may, sa umpisa lang yan. Isa-isahin mo. Gusto mo Tagalog, kaya may Tagalog tayo dyan. Ano pang excuse mo? Basta haba eh. Isang, umpisa mo sa isang chapter, dalawa. Mahirap pa ba yun? Kaya nga minsan, minomonitor natin eh. Hindi na nga dapat minomonitor eh. Yun lang gusto ng Diyos eh, sa atin. Bilang tatay niya, ibigay naman natin yung due respect. Eh, ikaw na nga yung pinapakain, naalaga, pinoprotektahan, tapos wala ka man lang. Pang sarili mo pa nga yun eh, pang sarili mo lang yun, mag-pray, magbasa ng Bible para tumalino. Para kanino ba yun? Para sa'yo din. Amen? So, pinagpala ka kung napatawad ka at gawin din natin yung ating part, okay? So, next is anong meron pag ang tatay ay nananampalataya sa Diyos? Talaga nananampalataya. Una, meron provision. Pangalawa, may glory. Pangalawa, may righteousness. Pang-apat, may pagpapatawad. Pang-lima, yan na, blessing na. Kaya sabi dyan, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Come with this blessedness upon the circumcision only.
Okay, yan, parang namimili bang Diyos? May paborito ba siya? Pagdating sa kaligtasan, may paborito ba siya? Wala. Okay, sa mga anak ng Diyos, may paborito ba siya? Pag sinabing paborito yung bala, basta ito gusto ko, ikaw ayoko. Ganun ba ang Diyos? Siyempre hindi. Kasi sabi dito, yung mga Hudyo po yan, Hudyo ka ba? Hindi. Eh namatay ang Panginoon para sa lahat. Meron pa ba siyang magtatangi pa ba siya? Yan ang Tagalog niya, di ba? Respect of persons. Wala nang ganun. Kaya, ano ba yung gusto ko dito yan? Kaya sabi dyan, as for we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness. Ibig sabihin, yung mga bata na yung tatay nila, nananampalataya, sabihin ng iba, eh, yung mga Kristiyano, unfair naman eh. Eh, paano yung mga Muslim? Eh, paano yung mga pinanganak na, alam mo na, tatay nila atheist, eh, di, ano naman, unfair naman. In a way, parang eh, no? Pero in a way, eh, kasi nga yung tatay niya, sumunod sa Diyos eh. Hindi nga pinag-usapan natin dito. Kung kaya kung tatay ka, yung anak mo, gusto mo yung matino, ikaw una. Ikaw yung una, sumunod sa Diyos, maniklod sa Diyos. Ikaw na yun. Para nakikita mo, di ba, kit-nakit ng bata mo, nai-imagine mo na yun kasi nakita mo yung kapitbahay nyo, di ba, yung anak niyang babae, yung aga na bundes, for example, eh, tinitingnan mo yung sa'yo, maliit pa. O sana, hindi higit na si Rize, no? Siyempre, ano gagawin mo ngayon? May takot ka sa Diyos, ha? Alam mo yung utak ng bata minsan di mo control yan. Kaya ano yung sa panalangin, sa disiplina, pakita mo na may takot ka sa Diyos, yung anak mo nag-iisip na yan. Eh kung si tatay nga pray ng pray dito eh. Ano yung sabihin mo? Automatic sa kanila magkakaroon din silang takot sa Diyos. Amen? Eh kaysa naman ikaw yung nakikitang wala kang pananampalataya sa Diyos, eh lalo yung anak mo. Amen? Hindi yan naniniwala eh. Kahit kayo, mga hindi pa yung wala pa yung anak, di ba? Ganun po yun. Kaya may kasabihan dati, buti ito yung mga nababasa kong saan-saan eh. Nung di pa ako siya, pero nababasa ko, sabi nun. You can train your children 15 years before they're born. Yung mga matalinhagang ganun. Pero nababasa ko, mga totoo yung paano yun. Di pa nga sila pinapanganak eh. Turo yung sarili mo. Ini-imagine mo na, masabi nung, yeah, lalo pag nasa church kayo, alam niyo yan eh. May nakita ka dun. Mara, ako, may nakita kasi ako dun. Tapat na tapat yung magulang. Tapat na nga eh. Tapos nagloko pa yung anak niya. Eh, what more? Pag ako na yung may anak din ganun. Eh, andun yung takot, di ba? Andun yung pag-aalala din na hindi ka pwede magmalaki sa Diyos. Yung mga anak mo, hindi mo alam kung paano takbo ng utak niyan. So, kaya ang gagawin mo ngayon, kung mahal mo sila at alam mo na mahirap yan, maging tatay, maging nanay, palaki ng anak, ano gagawin mo? Hindi, takot ka na rin sa Diyos. Lord, ang tagal na, ang tagal pa, hindi pa sila pinapanganak na, kasi pa may, di ba? Nagkakaanak ka ba later? Kasi nagpabakuna, hindi, joke. So, na, imagine nyo na yun. Joke lang, talaga. Di ba? Nakita mo yung iba, hindi naman. Tapos madalas magkukwento pa yung mga magulang, di ba? Ba't naging ganyang anak mo? Hindi ko nga alam eh. Pero deep inside, alam din yun. Pero hindi na sasabihin. Pero regardless kung nagkulang talaga siya o hindi, dapat ikaw may takot ka na rin. Ang hirap kaya nun. Amen? Amen. Huwag kayo, huwag niyong baliwalayin yan. Ngayon, tatawa-tawa. Eh, ako mabait ako. Sigurado yan. Ako mabait din. Sana nga. Men, kaya yung gusto kong sabihin dyan, sabi dyan, ayan, pag maka-Diyos yung iyong tatay, diba, sabi ko na parang 15 years, tinuturuan mo na yung anak mo na wala pa. Tinetrain mo yung sarili mo. Ikaw mismo, iniisip mo, paano pag ganito yung anak ko? Ay, dati, ganun din ako eh. Advance mo na. Anong pwede mong gawin ngayon, bukod sa manigload ka sa Diyos, ano? Yung matalino ka, alamin mo. Yeah, sa church, wag ka mawala sa church. Tingnan mo, observe mo yung mga pamilya-pamilya dyan. Para alam mo din, eh, kaya naman nagkaganyan yan kasi ganyan eh. Hindi ko gagawin yun. Amen? Amen. Record in advance. Ano nasabihin dyan? Kaya pinagpala yung mga
ang tatay nyo nanampalataya sa Diyos. Kasi sa Diyos, actually, pag binabasa mo yung Bible, inaaral mo yung Bible, advance ka eh. Alam mo na yan eh. Eh, nakita ko si Joseph eh. Kilala si Joseph, di ba? Yung Joseph sa Egypt. Oh. Sabihan, Pastor, kasi ano eh, kaya naman ako natukso kasi nanunukso eh, nilalapitan na akong babae. Anong ginawa ni Joseph? Tinakbuhan niya eh. Amen? Ganon din tayo. Takbuhan natin, mukha naman akong ewan nun eh. Ganon talaga. Hindi naman takbong ano, ibig sabihin, iwasan mo. Lumalapit pa lang, pag ganyan-ganyan pa lang, nako, alam mo na to. Di ba? Asawa na, hindi niya ba alam? Alam niya yun, may mga ganong babae. So, takbo ka na agad. Amen? Huwag mo nang kausapin, huwag mo nang bigyan ng space. Amen? So, yan. Kaya number five, his children is blessed. Kasi nga, righteous siya. Then last, ito medyo ano na ito eh, obvious na. Ano ang itsura, anong characteristics ng isang tatay na lumalakad sa pananampalataya? Eh di, sabi dyan, again, ang kwento po nito, di ba, si Abraham, pinangakuan siya ng blessing, magkakaanak ka. Kahit parang imposible na, talaga imposible na kung tayo-tayo lang ha. 100 na siya eh. Yung asawa niya, 90 na. Ama ba yung mat ko, bad? 10 years ang agwat nila eh, di ba? Hindi na nagkakaanak yung 90. At kahit lalaki, wala na rin lakas yan, wala nang gana yan. Kaso sabi ng Diyos sa kanya, magkakaanak ka! Magkakaanak ka! Inang pangako niya, di go! So yun, naniwala siya. Kaya sabi dyan, oh, he staggered not. Alam niyo, staggered? Yung parang, manong pala tayo, ay, hindi na lang. Maniniwala ako. Sige, maniniwala ako. Kaso parang imposible lang. Parang ayaw mo na. Wala kang pananampala. Unbelief. Di ako naniniwala dyan. Blessing, blessing. Wala na. Forever na akong ganito. Forever na akong di marunong. Forever na akong wala. Walang mangyayari. Buhay ko. Ay, ako na. Pag tatay ka, gano'n. Ang hirap to. Mas makikita. Tay, ba't ka naglalasing? Wala ka tayong pag-asa sa buhay. Patay ka. Parang munang sinabihan, tinatakan mo na yung anak mo. Ay, wala na pala akong pag-asa. Nakita niyo yun? Pangit yun. Eh, bata pa yun, supposedly. Magtiwala sa Diyos yun. Ngayon siya, may kinabukasan niya pag nagtitiwala sa, eh, ikaw na yung nag-give up. Nangyari. Kaya number six, last na to, sabi dyan, eh, nalagpasan ko yung 19. Sabi dyan, and being not weak in faith. Yan po ang mga tatay na godly, nagtitiwala sa Diyos. Amen? Amen. Ang kabaligtaran nun, mahina. Ang Diyos, kaya kayong pagpalain. Magtiwala, eh, yun ko. Hindi ko kaya yan. Ang hina mo naman. Amen? Amen. Eh, ang hirap yung babasa. Huwag kang mahina. Sabi niya, he considered not his own body now dead. Alam niya yung mamatay tayo lahat eh. Nangihina naman talaga, parang kahapon kami, nanghina na kami. Pahinga lang, tubig lang. Sabay, ano, tawanan, kwentuhang barbero. Mamaya, lakas ko na naman. Manampalataya, amen. Lalo mga tatay po, naku, manalala kayo. Pag dumating yung pagsubok, nagkasakit pa. Tapos, katulad niya, nagka-problema ka sa isang anak mo. Eh, wala na. Yung panganay, loko-loko. Lahat kayo, loko-loko. Patay. Tama ba yun? Sabi natin, nagkamali ka talaga sa isa. O, paano yung meron ka pang tatlo? Amen? Isuko yung mga anak nyo. So, pwede natin pasok dito sa ministry na rin, ha? Pasok na natin. Kasi baka puro ano lang tayo, pang personal, eh. Alam, kung matalino ka, i-extend mo yan, eh. Hindi lang sa pamilya mo. Ang taong pinagpala, hindi lang yung pamilya niya ang pagpapalain. Amen. Totoo yun. Madikit lang sa'yo. Ano, si Brother James, pinagpala itong kapatid na ito. Mapadikit ka lang dyan. Kahit hindi ka niya anak. Amen? Amen. Kaya gusto ko lagi nasa church kayo. Isa yan. At least makita mo yung perspective ng mga taong hindi katulad ng kapitbahay yung walang ginawa, kundi mag-TikTok, tsaka mag-ano. Puro kabastusan, puro inuman, puro... Magkaroon ka man lang ng ibang perspective sa buhay. Amen?
Eh, mga bakla, tanggap na natin yan sa church. Hindi, baliktad, di ba? Sino kayang tama doon? Wala mong isumusunod sa Diyos. At kahit sa mga churches pa, pag kumpara-kumparain mo, na, itong St. George, Baptist din naman, pero NIB na. Ang pinalitan natin doon sa JJX. Sila, ganun eh. NIB, okay lang yan. Tayo hindi. Ito lang, salita lang ng Diyos. Walang mali dito. Kaya di kailangan i-modernize to. Oh. Basta ka didikit doon. Yung mayroong ano dyan, may another church dyan, namimigay ng bigas every ano eh. Doon ako. Patay ka doon. Yung wala kung sino yung demonyo nagsusupply doon. Eh tayo yung ating sponsor po dyan. Sabi ko sa inyo, hindi ko yan inuutotan. Inasabi ko lang, anong kailangan nyo dyan? Ito po kailangan namin. Bahala sila doon. Mag-iisip sila. Meron o wala. Kaya tayo, nakita sila, tuloy-tuloy tayo doon eh. Gasto, sige. Eh, natuwa naman. Okay, kaya number 6, keep trust in the Lord. Medyo basic na, pero ganun. Kung godly ka, magtiwala ka sa Diyos. Kahit ganito yung pagsubok mo, parang si Abraham, eh, naniniwala ko, yun ni kay Abraham to, yun ang gagayahin. Pero kung ano naman, katulad niya, anak, eh, normal naman yan. Tsaka, God's will naman talaga yan. Kunwari, si Rain, kasi talagang nagtrabaho siya ng gusto, nag-ano siya, matanda na nag-asawa, kunwari lang. Gusto ko na magkaanak ngayon, Lord! Huwag ganun. So, ganda maaga. Kunwari lang, for example, I mean, huwag din kayo, basta may isang bagay na kalooban ng Diyos, huwag kayong papatay-patay. Yun lang sinasabi dito. Manampalataya pa rin tayo. Okay, sabi dyan, not weak, staggered not. Yung sabi sa 21, yung sabi dito, pakibasa nyo nga, ready, go. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Tuloy. And therefore, it was imputed to him for righteousness. Ayan, so again, balik natin sa, ito, yung doktrina po kasi dito, kaligtasan. Okay? Pero, ang talagang ginawa niya dito is yung manampalataya. Minsan, ang hirap maniwala eh. Lalo pa nag-soul winning ka, minsan nakikita mo, tinitignan mo rin kung nasaan sila eh. Nasanay sila ng sumunod lang, parang kanina. Buti bata pa yun, iglesia, ni Manalo eh. Unang sagot sa akin, alam niya eh, kasi mga matalino. Eh, si Kristo ba? Tao o Diyos? Eh, tao po. Kaya, inisa-isa ko muna, inisa-isa. Ito yung sabi ha, yung salita, yung kasama ng Diyos. Sa pasimula ang salita, salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So, naintindihan naman yun. Ang sino yung salita dyan? Yung salita, nagkatawang tao. Ito ang buhay kasama natin, puno ng, ano ba yun, grace and truth. Yun na yun. Sino ba yan? O yung salita po, sino yung salita? Sino ba yung anak ng Diyos? Only begotten son of God. Si Jesus. Ganyan siya. O nga, no? So, si Kristo ba ay tao o Diyos? Diyos mo. Pero yun nga, dahil gusto ko lang sabihin dito, napansin nyo ba yung word na persuaded? Ito gusto ko sabihin sa inyo, tayo dito, hindi tayo pinipilit. Kunwari, si, ano bang, ano, na soul winning. Kunwari, si Ezekiel ay hindi kumbinsido sa soul winning. Kasi ako dati, ganun ako dati. May thought sa utak ko na pag sobrang galing mo mag-preach, maniniwala na lahat yan. Eh, ang tot dati. Eh, ang problema nga, hindi mo madadala lahat sa church, o paano? Kaya kayo gawin dapat lumabas. Ngayon, so paano ko matututo, no, si Esi? I-persuade mo. Eh, tindihan mo yan, mga tatay, di pwedeng laging gulpe. Ano, sunod ka? Dibdibang kita. I-persuade mo. Sabihin, magpakatali-talino ka para alam mo kung paano siya para susunod na rin. Amen? I-persuade. Ganon si, ano, si Abraham. Kung alam niyo yung kwento dito, hindi naman lang sinabi, oh, bukas, may anak na si Sarah. Sige po, walang nagtaka din siya, tinawanan niya ang Diyos eh, ni Sarah. Pinagdudahan niya rin ang Diyos, si Abraham. Amen? Hindi ko sinasabi dito, first day pala, nag-church ka dito. Sigurado, ano, after ilang, ano, soul winner ka na. Hindi ganun. Persuade niyo sila. Amen? Mga tatay. Ganun din, mga tatay sa pananampalataya. Pag nakita niya si Pastor, ay, paano nagawa ni Pastor yan? Ikaw, ganun din, intiintiin mo. Yung mga bagay, mga classmate nyo lang, mga kaibigan nyo, magulang nyo. Okay? I-persuade nyo siya. At sabi dyan, yan ang pananampalataya. Sabi dyan, kaya niya yan.
Kaya-kaya ng Diyos yun? Hindi, tanda na namin. Hindi, kaya niya yan! Na-persuade po siya. Kasi inulit-ulit po ng Diyos yan eh. Una, malinaw na kinausap talaga siya ng Diyos, pero inulit-ulit ng Diyos yan. Then, sige, maniniwala na ako. Alam niyo kasi pag di ka naniniwala, wala ka nang gagawin eh. Diba? Ilalo ito, magkaanak ko. Paano yun? Hindi ka na mag-try, diba? Yan. So, at dagdag ko na lang, alam niyo ba ginawa ni Abraham din? Nagkaanak na siya, diba? O, sabi ng Diyos, i-offer mo yan. Papatay niya yung anak niya. Sumunod pa rin siya. Kaya in-explain yun sa New Testament, kaya sa Hebrews, diba? Sa Hebrews 11, kaya daw niya gawa patayin si Isaac. Dati, hindi ko rin maintindihan yun eh. Ano ba itong kwento sa Bible? Yung pala sinabi sa Hebrews, yung pala naniniwala again ulit siya sa Diyos na kahit patayin niya yung anak niya, eh pwede nang buhayin ng Diyos eh. Problema. Kaya ganito po yan, sa Diyos ka dapat manampalataya lagi. Pag medyo may duda ka, maray, si Pastor, parang medyo off yung explanation ni Pastor, at least magtiwala ka sa Diyos. Siguro hindi lang na-explain ni Pastor na maayos. Diba? Ganun po yan. Sa Diyos ka manampalataya, si Pastor, parang angel lang siya. Tinutulungan ka lang. Amen? Amen? Amen. Trust in a powerful God. Sabi dyan. 24. But for us also, okay, ba't kinakwento, ba't tayo binabalik kay Abraham, kinalaman sa New Testament? Kasi po, sa ating panahon ngayon, sabi dyan, but for us also, to whom it shall be imputed. Ibig sabihin, pwede ting tayong si Abraham ay tinuring na matuwid ng Diyos. Nung nanampalataya siya, hindi lang pala sa kanya yun, sa atin din at sa mga soluin natin. Pwede rin yan, maging matapat, maging matuwid pag sila ay nanampalataya din sa Diyos. Yan sabi dyan, if you believe on Him that raised up Jesus, our Lord from the dead, gaano ba kahirap magbuhay ng patay? Ha? Madali ba yun? Mahirap? Imposible nga yun eh. Pero nangyari ba kay Jesus yun? Eh, ba't ka hindi magtitiwala sa Kanya? Who was delivered for our offenses and was raised again for our sanctification. Kaya ang ganda ng pangalan ni Risen eh. Alang ano eh. Hindi ka gigive up blood sa buhay eh, no? Naalala mo si Risen. Eh, miracle baby yan. Nakikita mo, malusog na. Eh, baka yan pa yung magaling sa Bible. Julia, magaling to. Kaso siya, tinatama si Julia. Tatama rin. Ay, hanga kami sa'yo dati. Marita ko yan pala yan. Oo. Eh, dapat si ate, ganon. Ah, Julia, galing-galing mo pala eh. Pag ganyang nasubusunod, kahit ganyang kayo kabata, inspiration kayo sa church. Amen? Amen. Oo, na-challenge kami. Nahihiya kami pag hindi namin masyadong kabisado yung Bible. Oh, yung mga every salita. Kasi nga, si Julia, late-late eh. Nandaw ka na, Julia? Uy, nandaw ka na daw? Nine. Oh, nine. Nine ka na pala? Kain ka na marami. Ay, kaya niya nga. Ay, dapat ako rin. Amen? Amen. Sino pa hindi nagkakabisado dito? Ano, encourage niya, no? Para Tres Marias kayo. Ah, napalitan yung mga katandem mo. Nasa naman si Chelsea. Ngayon. Magtulungan kayo. Sabi ko lagi sa inyo sa ministry, kailangan nyo ng mga kaibigan. Eh, huwag nyo naman kaibigan for the sake of ano, ha? Pero pag pare-pareho na kayo nasa Panginoon, naglilingkod na kayo, mas maganda, marami kayong kaibigan na maayos din. Amen? Ngayon, may iba yung ayaw talaga, eh, kaya sila ayaw eh. Doon ka sa tama, may kahit mag-isa ka na lang. So yun lang, okay? What are the fathers of faith like? They produce, as much children, they provide. Then, glory of the father, their children. So, huwag kang mahiya, huwag kang manong mag-anak. Okay? So, i-ano natin sa ministry yan, mag-soul winning. Impute righteousness, mercy and forgiveness can be expected. His children are blessed. Mali yung aking ano dito, grammar. He trusts in the Lord. Amen? Amen. Balik tayo sa mga tatay. Anong kinalaman sa tatay? Na-inspire ba kayo? Gusto niyo, kung nga, Pastor, di ako ganyan ngayon eh. Ano ako eh? Kaano ako eh? Ang tawag dito. Bad boy ako eh. Robin, di ba, nanalo? Ganon din ako. Inom-inom. Tapos, Muslim, apat asawa.
Parang yun ang gusto kong gayahin. Loko-loko ka. Ganun. Pwede ka pang magbago. Amen? Amen. Importante ang tatay. At especially, nananampalatayang tatay. Gayahin natin po yung mga napag-aralan natin magandang katangian ng mga tatay. Amen? Now let's pray, Lord. Maraming salamat sa aming mensaheng yung maghapon, Panginoon. Nakita namin, kayo na yung pula nag-provide, Panginoon, sa mga tatay ng lakas, ng provisions, Panginoon. I pray na ito po yung aming gayahin. Nakita namin sa dating teaching, Lord, Psalm 68. Meron kaming pattern sa inyo, Panginoon, bilang kayo ang tatay, pinakatatay namin. I pray na mag-umpisa sa mga tatay, Panginoon, yung pag-ibig sa inyo, pananampalataya, pag-tsaga, Panginoon, pag-ibig, matalino, dahil nagtitiwala kami sa inyong salita. Kakaskade po yan sa mga nanay, yan din po sa mga anak, mga upcoming fathers and mothers, Panginoon, nagtitiwala kami sa inyo. At kayo po ay tutulong din sa amin, Panginoon. Patawad po sa mga tayong pagkukulang bilang mga magulang minsan, mga anak, I pray na simula ngayon, Panginoon, ay titiwala kami, Lord, sa inyo dahil nakita namin ito po'y maraming pakinabang, kayo manisiyan sa amin. Ang blessing, Panginoon, ay hindi mailap sa pamilya. Alam po, Lord, kayo malulating. Jesus, name we pray.